natin. Meron tayong tanggap na dito. Laptop. Ang model niya ay Acer TravelMate P648 series. Ang issue no power. So nag basic step na ako rito. Kinik ko na yung power button. Okay. Tapos second kong kinik yung supply. Okay. Sabihin, good ko yung adapter, good yung connector. Check naman natin ngayon yung iba. Ground. Ayan, dito tayo. Sa first MOSFET, okay. Yung second MOSFET, 1.8. Tapos ito, dapat ng hindi. So, may kita nyo walang ilaw kahit yun, pinawala. So, ngayon, ang ginawa ko rito, nag-check muna ako ng ano. Pero parang di na ako mahirapan kasi pag-check mo yan, katulad niyan, yan. Mahirap i-check yan eh. So, chinek ko to kung may shorted dito, wala rin. Ang nangyari sa kanya, hanggang dito lang ang supply. Dito walang lumalabas doon. Dito. So, ang ginawa ko, binoltage inject ko na siya para mabilis. Kasi, kung isa-isahin ko pa yan, matagal. Ginawa ko, binoltage inject ko na since walang supply na pumapasok. Dito sa isang second MOSFET niya, wala rin. Mababa, meron man mababa. Oo, wala. Ayan. So, yung ginawa ko, binoltage inject ko na siya. Kinik ko na rin yan kung may supply yung 3.3. Wala, walang supply yung 3.3. Kinik ko na rin ito. Okay, so, bo-voltage inject natin. Ngayon, binoltage inject ko siya sa pinakamababang, ano lang, mababang voltage tsaka amperado. So bago ako mag-voltage check o mag-voltage inject, tinitimpla ko muna rito. Ginagawa ko, sinushort ko muna to. Tapos ngayon, saka ko ngayon titimplahin dito. Yan, makikita nyo. Naka-shorted yan. 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 Sa mababa lang kasi based sa experience, minsan nasusunog. Yan, nasa 5.1 yan pero mababa ang ampera. Pag sinorted mo siya, nandun lang sa ano, sa mababang ano. Pero hindi pa tayo masyadong hustler, kaya kung may mali tayo sa procedure na ginawa natin, na comment lang para at least mas matuto pa. Kasi hindi naman tayo talagang totally magaling pa eh. Ano lang tayo eh, ano-ano lang. Voltage check na natin. Ngayon, i-inject ko yun dito sa second MOSFET. Ayan. Hanapin nyo ngayon kung saan yung umiinit. Kaya mababa lang muna. Umpisa natin sa mababang voltage at amperahan. Kasi may mga pagkakataon na
nasisira yung ibang components. Kaya ang ginagawa ko, sa mababang voltahe muna ako na mababang voltahe at saka amperaya ako na nagpo-focus. May makapa lang ako na uminit ng konti, doon ako magpo-focus. Ganun ang ginagawa ko. So ito siya yung sinoshort ka. Yung in-inject ko dito, ito yung lumabas. Yan. Yan yung in-inject ko na siya. So, teka. Ganun lang. Sasalat-salatin ko lang yan kung saan yung mainit-init. Pag may nakakapa na ako mainit-init ng konti, dun ako magpo-focus. Tulad nito, ito, mainit-init. Ito. Kasi dati, ginagawa ko yun, talagang pinapauso ko yun. Minsan, may nasisira. Yun ang na-encounter ko. Ito yung mainit-init kanina. Pukosa natin yan. Check natin ang shorted. Oh, shorted. Kasi 0.1 eh. Ano, shorted itong MOSFET. Okay. 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 So, ito. Ito yung mainit-init kanina. So, kalasin natin. Matigas talaga kapag galing sa factory yun. Kapag hindi pa siya, kumbaga, yung lead na ginagamit yun, tigas. Mahina lang kasi yung hot air ko eh. Ano lang ito eh, mumurahin lang. Pakita ko sana na walang 3.3 pero hindi na. Ginagawa ko pag nag-aangat ako ng kapasitor, kung meron akong pwedeng paglagyan sa tabi, doon ko lang nilalagay. Hindi ko talaga tinatanggal. Kasi kung hindi naman siya makakaabala, at least may tumingin man na iba, alam nila na yun yung pyesa na inusog ko lang, na gano'n. Yun ang ano, nagawa ko. Testing natin ngayon. Ngayon natin itong supply. Check natin. Ground.
dito sa secondary yung walang supply kanina. Ayan, 19. Ayan, 19. Tingin ko okay na to. Sabihin, okay na yan. Natin kung mainit yung processor. Okay, mainit yung processor. Ayan o. Ayan o. I-power na siya. Nagawin natin, te-testing natin yun. Yung LCD. Ito kasi may built-in na memory to, kaya titilabitan natin LCD, gagana na siya. Kung wala pa siyang ibang sira. Yung LCD nito malupit. Hindi mo pa kinakabit, gumagana na. Ito yung LCD nyo. Yan o, kita nyo. Hindi ko pa kinakabit, gumagana na. May picture na. Lokong mga bata to. So, tanggalin natin. Diba malupit? Hindi pa nakakabit, gumagana na. Check nyo lang, baka may ma-shorte doon. Safety. Ibang yung test. So, ano natin. Ayan, gumana na. Ayan, no? Okay na. Okay na, di ba? Tignan nyo ha, kung gaano kalupit yung LCD na yan. Kahit nakapatay, gumagana. Oh, kita nyo? Di ba? Nakapatay na, oh. Nakita nyo, oh. May picture. Di ba? Talaga na naman. At pag nakikita ko ito, natatawa ako. So, ayan. Ito na yung nirepair natin nung nakaraan. At okay na siya. Malin, di ko pa siya tapos installan eh. Na-install ko na. Lalagyan ko na lang ng tapos ko na rin tong malinis, mabuo. Ngayon ini-install na lang. Pero hindi pa tapos yung iba. Okay ya. Hindi na kapit yung power supply. nice mode na siya. Mukha na siyang medyo bago. And shout out sa mga tropa at tropa nating technician diyan sa Longapo. Kay Rexter diyan sa Calaclan. Papagawa kayo ng mga unit, dali niyo lang diyan. Kay Jopax, yan. Alam ko nagre-repair yan. Saka maraming piyesa yan. Pwede rin kayo maka-discount diyan, sabihin niyo lang pulis ang tatay niyo. Yan. At sa nagpadala nito kaya Bongbong San Juan. Yan. Okay, kaya bong oh. Bilis oh. Sarap gamitin, alright. Okay, button nyo yan for president. Tsaka nga pala sa tropa natin sa Beltec iPix. Maraming kasing store to eh. Maraming ano to, maraming pwesto eh. Malupit to sa cellphone tsaka laptop. Kabel Meneses. Yan. O par. Samusta dyan. At bira tayo makapag-usap. Busy. At sa lahat. Yun. Salamat.